Ito po ang niluto ko. Mawalang galang na po mga kaibigan. Pwede po bang makiraan ang aking mga gulay katulad nitong sayote? Lalawakan ko po yan ng patatas. Yan po ang mga bida sa ulam natin ngayon. Eh medyo nakakaluwag. So, mga ilang pagrikado ang ihahalo ko. Pero ang maganda nito, ito po, maglalagay ako ng ilang piraso ng karne. Steak here. Pasintabi na po ha. Kung ano man ang gusto nyo ilagay, manok, baboy, bahala na po kayo. Pero ito po yung pagsasama-samahin ko, syempre sasabawan natin. Masarap ang ulam natin ngayon. Pag hindi simpleng araw, eh gandahan natin, sarapan natin ang ulam. O, yung karni muna papulahin natin. Lagyan po natin yan ng konting asin, konting paminta, at lutuin po natin hanggang magmantika at pumula. Hindi naman kanipisan ng hiwa, so 7 minuto ko po itong sinangkot siya. O ngayon, yung natitirang mantika, igisa na po natin itong ating sibuyas. Pagkatapos ng sibuyas, maraming bawang. O pagkatapos, ilagay na rin po natin ang ating kamatis. 2 malaking kamatis to para makakuha tayo ng sabaw sa kamatis. At saka natin ibalik yung ating karne. Haluin po natin sandali. Pagkatapos, sabawan na natin. 2 tasang tubig po ang ilalagay natin. E di syempre, lalagyan natin ng patis. Kung gusto niyo po ng patis, ito po yung 3 kutsara ng patis, pero 2 kutsara lang ilalagay ko, baka naman umalat ng matindi. Pepper. Tapos konting paminta. Like... O halo ng konti. Ganyan. O tuloy natin ang pagpapalambot ng karne. Pagkatapos po ng ilang minuto, tignan natin. 10 minuto. Malambot na ba yung karne? Ilagay na po natin itong ating patatas. Alam nyo mga kaibigan, natuklasan ko pong masarap pagsamahin sa ulam ang patatas at saka po sayote sa ginisa. Inuna ko po ang patatas, sa pakiwari ko mas matagal lumambot ang patatas at saka natin ilalagay ang ating sayote. Lutuin muna natin ito siguro ng mga 1 minuto, takpan ha. Pagkatapos nyan, saka nyo ilagay yung sayote. Ilang piraso po bang 1 kilo ng sayote sa atin? Mura-mura naman ang sayote, di ba? Lagyan ko pa po ng 1 kutsarang patis at medyo natatabangan ako . O pagkatapos, isara na natin. Okay, maya-maya, tignan nyo kung malambot-lambot na. Huwag nyo i-overcook yung inyong sayote at nagkakalirot-lirot. Hindi maganda sa ginisa kapag kalutong-luto ang gulay . Takpan natin sandali. O yan, okay na ba? Tapos ilagay natin ang hipon. Yun kung may budget po kayo sa hipon. Sabi ko naman sa inyo, nakakaluwag . So, meron ng karne, may hipon pa. O patayin nyo na po yung apoy at hayaan yung init na natitira sa kawali. Yun na po ang magluluto sa hipon natin. Takpan natin sandali. Yun na yun. Medyo magarbo po ang ating ginisang sayote kasi meron pang patatas. Malalaki na yung hipong nilagay natin. Pagkatapos, merong karning baka pa. Yan naman magbigay lang sa inyo ng konting idea kung gusto nyong lutuin. Wala pong sapalitan. Mag-enjoy po kayo. Buksan ko yung likodan ha. Dumaan kayo, yung sampayan, yung buo kayo at baka magalit si Manang. Okay? Salamat po. Okay po ba? Ron Bilaro.